SMNI. Truth that matters. Apo, maraming salamat Kuya Mark. May tuloy tayo sa ating mga tanong. Ano naman itong presumption of innocence, Kuya Mark? Kadalasan natin itong naririnig. Okay. Lalo na pag umpisa ng mga kaso-kaso. Ibig sabihin ng presumption of innocence, kung kinasuhan ka, wala kang obligasyon na to present evidence that you are innocent. Wala kang obligasyon. Ang may obligasyon na to present evidence that you are guilty, ang prosecution, ang piskalya, yung complainant, yung Department of Justice, sila ang may obligasyon na mag-establish ng guilt of the accused. Ang akusado, walang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya kasi inosente talaga siya. He is always presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin doon, ang quantum of proof, ang may obligasyon na to present proof of guilt ng isang akusado, yung Department of Justice or yung prosecution. Kung ang prosecution, hindi nila kaya ma-establish ang guilt ng isang tao, walang magagawa ang huwes kung hindi i-acquit ang isang tao. Don't forget, palagi kong binabalik-balik yan, accusation is not synonymous to guilt. Ibig sabihin doon, kung nadimanda ka, hindi ibig sabihin guilty ka na. You are still presumed innocent. In fact, kahit convicted ka na sa regional trial court, including court of appeals, as long as yung kaso mo hindi ba final and executory, you are still presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Kumbaga, ang burden of proof doon sa mga nag-aakusa, Kuya Mark. Oh, so yun ang akusa. Sino nag-aakusa? Department of Justice, Piskalya, sila ang may burden of proof. Kung hindi nila mapapatunayan, walang magagawa ang huwes kung hindi i-acquit talaga ang akusado. Don't forget, dalawang klase ang presumption with respect to this, MJ. May tinatawag tayong presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. May tinatawag din tayong presumption of regularity in the performance of official duty. Mangyayari ito, MJ, yung sa mga pulis. Ang mga pulis, hinuli ang isang, for example, drug addict. Nakitaan ang isang drugs, ang isang addict. Nakitaan ang isang drugs. So, sabi ng na akusado, yung I am presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Diba sabi ng akusado yan? Yun ang iyang defense niya. Sabi naman ng pulis, we, the policeman, we are public officers. We are presumed. May tinatawag kami, presumption of regularity of the performance of official duty. So, sino bang masusunod? Kung may conflict between presumption of innocence ng isang akusado and presumption of regularity ng isang public official like police, sino ang mag-prevail? Ang presumption of innocence ba? Or presumption of regularity of the performance of official duty? Sabi ng batas, presumption of innocence will prevail. It means, kung may conflict between presumption of innocence and presumption of regularity, presumption of innocence will prevail. Therefore, ang policeman o yung mga police officers na nagdemanda ng isang adik, sila ang may obligasyon to present evidence that yung akusado is guilty. Kung hindi nila mapapatunayan na guilty yung isang akusado, madismiss ang kaso. Hindi nila pwedeng palusot lang na he is that the policeman, they are presumed to have performed their business or their operation regularly. Hindi nila pwede yan na proof to, against the presumption of innocence because the presumption of innocence will prevail over presumption of regularity. Kahit caught in the act, Kuya Mark? Yung isang, caught in the act, yes. May tinatawag, kahit caught in the act isang tao, yung isang tao still presumed innocent. So, kailangan, ibig sabihin ng presumption of innocence, MJ, is ang sino ang may burden of proof. Hindi naman ibig sabihin na always presumption lang naman of innocence. Hindi naman sabihin na automatic innocent ang isang akusado. Wala nakalagay sa batas. Presumed innocent lang. Ang ibig sabihin ng presumed innocent, ang complainant ang may obligasyon na mag-establish ng evidence of guilt. Like the Department of Justice or the Piskal. Or the prosecution. Kung ang prosecution, hindi nila kaya ma-establish ng guilt ng isang akusado kahit na guilty pa. Pero wala naman siyang ebidensya na guilty.
ma-acquit talaga ang isang akusado. Kaya Mark, sa due process, kailan dapat magsimula na meron kang abogado o yung right to counsel? Right to counsel starts from the moment that you are in custody or placed under investigation. Don't forget that. From the moment that you are in custody, example, nakakulong ka or you are under investigation of a certain crime, you are already entitled to counsel. Don't forget, right to counsel cannot be waived. Hindi pwede na pag inibestigahan ka, nakakulong ka, kinulong ka, pwede ka mag-waive ng counsel mo. Hindi. Right to counsel is a right that is absolute. Hindi mo pwedeng waive ang right to counsel. Kung wala kang pangbayad ng private lawyer, the government has the obligation to appoint counsel de officio, like yung PAW lawyer, yung mga sa IBP, kailangan talaga na may lawyer ka. So kung wala kang pangbayad, the government should appoint a lawyer, preferably of your own choice. That's, as sinabi ng batas, right to counsel, may title ka na isang abogado, independent lawyer, preferably of your own choice. But kung wala kang pangbayad ng isang abogado, ang gobyerno kailangan magbigay ng abogado na magprotect sa iyo. Yun ang right mo from the moment that you are in custody or placed under investigation. Absolute yung right to counsel mo. Hindi mo pwedeng i-waive yan. Kasi kung wala ka pang bayad, kailangan bigyan ka talaga ng abogado ng gobyerno. Kaya Mark, gano'ng kahalaga ang presensya ng isang abogado, lalo pa sa mga investigasyon at mga pagtatanong na gagawin sa isang akusado? Ang abogado kasi, MJ, kailangan may abogado kasi otherwise, to avoid mga abuses sa ating pamahalaan. Mm. Of course, sabi ko nga, ang Bill of Rights or Right of the Accused, isa ito sa limitasyon ng power ng ating gobyerno. Kung wala kasing Bill of Rights, wala kasing Rights of the Accused, pwedeng abusuhin ng ating pamahalaan ang karapatan o ang power nila. So for example, walang abogado, pwede kang pilitin, o aminin mo na, ikaw talaga nang gahasa, aminin mo na to, para matapos na tayo, pagod na ako. Kung hindi ka umamin, halap. Pwede ka i-torture, pwede ka suntukin, pwede kang kurintihin. O sige, aminin mo, di mo aminin, kurintihin na. So, it means, may pang-abuso. But pag may abogado na nakaupo dyan, oy, bawal yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. So, kailangan talaga, mandatory may abogado para walang maabuso sa during investigation, during custodial investigation, or even during trial, walang maabuso. Walang coercion. Walang coercion. Yeah. It should be purely voluntary. Mm. So, ang iba kasi dyan, hala, kahit hindi niya ginagawa, umami na lang kasi nga kinukuryente. Inami na lang kasi nilulunod sa tubig. O sige, hindi ka umamin. Well, nakita mo sa mga sinihan. Di ba? O sige, hindi ka umamin. Lunod sa tubig. O, ano? Ikaw ang naghasa. Hindi. Lunod sa tubig. Wala na yan. Movie lang yan. Hindi totoo yan. Kasi ang totoo, bawal ang torture. Kailangan during investigation, lahat from day one of the investigation up to the end, kailangan na may abogado para at least walang maabuso. Pwede nga hindi magsalita yung accused. Abogado na lahat ang salita para safety. Safety, in fact, may tinatawag tayong Miranda rights. Pag-usapan natin later yan. What is Miranda right? Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.